Hindi po sila shocked! Lalong hindi rin sila imbay o imbierna. Pero bakit para silang galit na galit na tipong gustong manakit? Lahat kasi sila kalahok sa pa-contest na ito sa Karaskal, Surigao del Sur, ang Loudest Mouth Challenge. In short, palakasan ng sigaw! Sa motor show may loudest pipe, palakasan ng tambutso. Naisip namin, why not sa tao? Ang mechanics talaga ng game, sinong may pinaka mataas na basa ng disable meter, siya yung panalo. Sino kaya ang sisigaw ng ako ang nagwagi na mag-uuwi lang naman ng 1,000 piso? Wow! Kakaiba itong contest na ito. Palakasan ng sigaw para sa 1,000 pesos. Sino kaya ang magwawagi? Ang unang pumutak, sumabak, si John Lloyd. Wow! Na kung sumigaw, singingay raw ng putak ng putak na manok. Si John Lloyd kasi ang kilalang Kristo King sa Sabungan. Kinakabahan talaga ako noon. Kahit nahihiya ako, tali na lang. Hindi naman daw masyadong malakas ang boses dati ni John Lloyd. Pero nagka-volume na lang daw ito nung rumakit siya sa Sabungan. Bilang isang Kristo, dapat malakas yung boses mo para di kayo magka-misunderstanding ng kapustahan mo. Sa aming magbabarkada, siya po ang pinakamaingay. Yung boses po niya ay talak na talak aabot sa ibang barangay. Kaya naman ang ating Kristo, kumpiyansa na siya ang mananalo. Yung 50,000 lang po katao yung makakadinig. Ang biritarang talakerang Wifey ng Butuan! Pero ang makakatunggali niyang si Dolor mula Butuan, palaban! Dahil aminado rin siya, bungangera! Ang sigaw na ito, alay daw niya sa kanyang mister. Wakay na Gigal mo kasi mong barkada? Na madalas, nakakatikim ng kanyang talak. Malakas, ma'am. Parang tambotso ng motor. Ha? Pakuha ka sa buha motor. Araw-araw ko talaga yung binabungaan. Minsan, ma'am, pagka lasing ako umuwi, nagtatalak-talak na siya. San ka galing? Lasing ka na naman, ano? Bubog nasad ka. Ahan sa kagikan. Sabong na pod. Yun talaga yung pinag-aawayan po talaga namin. Yung pagkabungangira ko po talaga. Minsan pinag-aawayan din namin yung mga chicks. Pag uwi ako ng bahay niya, tapos talak siya ng talak, ang ginagawa ko, lalabas na ako, tapos doon na lang ako sa sasakyan mag-cellphone-cellphone, tapos doon na lang matutulog para di ko na marinig yung boses niya sa loob ng bahay. Pero si Vernon, may pambawi kay misis. Ayahin ko siya magkain sa labas, tapos gaganda na yung mood niya. Sana huwag ka na masyadong bungangira. Ikaw mo kasi mo ba? Ang lalaki namang ito, todo bigay sa pagsigaw. Sa totoo lang daw kasi, meron siyang hugot. Meet George, ang alias Boy Guwapo ng Cebu. Si George, aminadong matinik talaga sa mga babae. Pero sa pinakahuli niyang nakarelasyon daw siya, napasigaw ng sakit. Ayaw ko na! Bukos ko na to! Wala na to bukos! Isinigaw ko ng buong gabi, nagmumutor ko. Pumunta ako sa Cebu, bulubundukin doon. Doon ako sumigaw. Pagka kinabukasan, wala na. Oh, ganun lang pala pagtanggal ng feelings. Kinabukasan, medyo napaos yung boses ko. Pag nasobrahan tayo sa pagsigaw, naaapektuhan nito ang ating larynx or tinatawag na voice box. Kung yung nagjo-join sa contest ay mga amateur, ito hindi safe para sa kanila, no? Maaari nilang ma-traumatize or ma-injure yung kanilang vocal cords. Maaari mag-cause ito ng pamamaga and later on, pagka-paos ng kanilang boses. Pero ang tanong, sino kaya sa kanilang tatlo ang tatanghaling panalo sa Loudest Mouth Challenge at mag-uuwi ng 1,000 pesos?
si Kristo King ng Sabungan ng Cantilan. Ang sigaw pumalo ng 112 decibels. Ito ang sukatan sa lakas ng tunog. Si Talakerang Wifey naman ang Butuan. 114 decibels ang hiyaw. Pero si Boy Guwapo ng Cebu na si George nakasigaw sa lakas na 127.2 decibel. Kaya siya ang itinanghal na panalo. Hindi ko naman inisip nga ako ang manalo. May pambili ng unting ulam, sabon. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangang magtimpi. Paminsan-minsan, basta ba na sa lugar ang nilalaman ng iyong puso, buong lakas mong isigaw! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.